tatlong patak lang yan nilagay ko dun, mga lata. So, ganyan na siya ngayon. So, ilalapit natin yan, mga lot. Bibigay na konting tips lang ulit, no? Siyempre, para to sa mga bagong pintor. So, meron akong binugaan dito, jet black. So, makikita nyo itong jet black na to. Plain black lang talaga to. Tapakita ko. Yan, plain black lang siya. Kung makikita nyo, tinatamaan siya ng liwanag, wala siyang kinang, diba? Ayan. Pag tinap coat ko siya, ganyan lang siya. Pero bago ko siya i-top coat, liliyahin ko muna siya para mawala yung mga konting alikabok katulad niyan para pumantay. No? So kung mapapansin niyo, jet black lang siya. Yung mga hindi kontento sa kulay na jet black. So, meron lang tuturo na konting tips para magkaroon ng konting landi, no? So, yung top coat natin diyan, ahaluan natin ng solarize. Konting solarize lang para magkaroon siya ng mga konting palamuti or bling-bling pag tinamaan ng liwanag. Ayan. So, ayun mga lods. Ngayon, liliyahin ko muna siya tapos top coat na natin. Yun mga lods, naliya ko na siya. Ayan, pinaliya ko sa kanya 1,000. Ayan. So, wala na yung mga likabok. Pwede natin siyang i-top coat. Pero bago kayo top coat, tuturo ko sa inyo yung pagtimpla ng top coat na may konting bling bling para mabuhay yung jet black pag tinap coat natin. So gawin na natin mga lot. So meron ako dito yung top coat kay 92333. Yung top coat to, konti lang, dalisang kaha lang yung top coat natin. Ayan. So itong top coat ko na to na na 333, hindi ito nilalagyan ng thinner. So, top coat lang siya tapos catalyst. So, mapapansin nyo, plain lang siya, no? Gagawin natin dyan. So, ito yung solar rice na ginamit kong pang pearl white. So, haluin ko lang siya. Tapos, patak lang lalagay ko dito. Top coat. Dalawa. Tatlo. Tatlong patak lang yan. So, yung tatlong patak na yan mga lot sa top coat. Pag binuga ko na siya dun sa jet black, lalabas na yung mga kumikinang-kinang or solarize kung tawagin. Mga pinong-pinong glitters yun. So, sa mga gusto mag-DIY, no, halimbawa, meron kayong mga powder dyan na may maliliit na ano, yung pwede nyo siyang ihalo sa top coat para mabuhay yung mga jet black nyo or kahit anong kulay na gusto nyong gawin. Para magkaroon lang siya ng kinang sa para magkaroon lang siya ng kinang pag tinatamaan ng liwanag, no? Para medyo may konting landi yung kaha. So, bugay natin yung top coat mga lot. So, nakita nyo, tatlong patak lang yung nilagay ko dun sa top coat. Pero pag binago ako na to, makikita nyo na na buhay na yung jet black natin. So, bugay natin mga lot. So ayun mga lot, tapos natin siya i-top coat na may palamuti na solar rice, no? So kung makikita nyo dyan pa lang sa pwesto na yan, makikita nyo na kumikinang na, no?
So, nabuhay na yung jet black natin. Tatlong patak lang yan nilagay ko dun, mga lapa. So, ganyan na siya ngayon. So, ilalapit natin yan, mga lot. Makita nyo. So, sumalapitan, yan na siya. O, biruin nyo, tatlong patak lang yan, di ba? Pero, ganyan na siya karami. Yan, ayun yung jet black natin ngayon na pinapcoat ko, na yung top coat nilagyan ko ng tatlong patak na solarize. Diba? So, ayun na yung bumuhay ngayon sa jet black natin. Yan. Sana meron ulit akong na-share sa inyo na konting kaalaman, lalo-lalo na sa mga bagong pintor. Follow nyo na rin ako dito sa page ko, Torio Paint kasi, tsaka dun sa YouTube channel ko, Torio Paint World. Yan, mga lot. Marami pa akong ituturo sa inyo, mga lot. Kita-kits! Peace ya! Yeah.